Hello guys! Kumusta kayo dyan? This is Thunder Jet and welcome to my vlog! So ngayon guys, napag-usapan natin about sa mga riders na alam ko naman maraming riders ngayon na nahihirapan dahil sa mga maraming panukala na ini-impose ngayon ng LTO. So ngayon guys, dahil sa problema ng mga riders ngayon, ang dami ng mga binibigay ng mga ano ng mga LTO ngayon, mga bagong rules and regulations, lalo na sa pag-rehistro ng motor. So, dati kasi, yung pag-rehistro mo ng motor, dadalhin mo lang yung plaka doon, o kaya yung motor, dadalhin mo lang doon, tapos, i-represent po mo yung papers mo na expired ka na, so kailangan mo pa rin nyo. So, madali lang. Pero ngayon guys, mas pinahirapan nila ngayon yung mga riders. So, shoutout sa lahat ng mga riders dyan. Alam ko, napapanood nyo yung mga nababalita ngayon. So, alam ko, nag-aalala din kayo. Kagaya ko, kasi riders din ako. So, hindi ko talaga maiwasan na mag-react. Kasi alam naman, kaya motor lang ang kinukuha natin kasi yun lang kaya natin. Ibig sabihin, wala tayong pera. Pero ang tanong ko, bakit tayo mga naka-motor lang, bakit tayo pa ang napag-iinitan? Pero ngayon guys, meron na silang bagong panukala na hindi ko talaga nagustuhan. So ipapakita ko sa inyo guys yung video na yan. Iwan ko lang sa inyo kung magugustuhan nyo. So panoorin nyo na lang guys ha. Panoorin nyo na lang. So ito yan. Kasi guys, nahawak talaga ako dito sa tao na to. Kawawa talaga itong tao na to guys. Nagparehistro to yung babae pa ata to. Nagparehistro siya ng motor niya. So, ito ang nangyari sa kanya, ha? Ito ang nangyari. Nang buo, halos lahat po naipasa ko. Ayan po, naipasa ko po. Pasado po yan, lahat. Dito lang po ako nag-fail sa ilaw. Ay, dead na po yan. Ginawa ko, pinaayos ko po yung motor ko. Mekaniko ko, pinapalit ako ng mga bagong ilaw, lahat. Pinaayos ko po. Ayos naman po, sabi ng mekaniko ko. Pagpunta ko na naman po doon, isang bayad na naman ako. Kasi, bayad na naman daw po. So, ayun guys, nung una na punta sa nagpa-registro siya, pinasok siya doon sa tinatawag na to na machine. Machine na to, ito. Kita ito, machine na to. Ito yon. Pinasok sa dyan. Pinasok yung anino yung motor niya. So, lahat pasado maliban sa ilaw. So, ito nangyara. Noona, failed. Kasi may problema yung ilaw niya. So, tanggap niya. Bumalik siya, pinatsikap niya sa mekaniko. So, pagbalik niya, ito ulit nangyari. Inspection na naman ng motor. Ayan, nagbayad na naman po ako. Failed na naman po. Sa ilaw na naman po, pinaayos ko naman yung motor ko. At Yamaha na po yung ilaw ko. Pero sa in-infection na naman po nila, failed na naman. Sa ilaw lang po ang problema. Ano kaya pong problema? Tinatanong po sila kung ano problema sa ilaw ko. Kasi lahat, pinabantan ko na naman. Pakatlong take ko na naman po, bayad na naman ako. Puro bayad sa kanila. Puro bayad. Pera na, ubos na ang pera ko. Malayo pa po ako. So guys, nakapangatlong try na siya magparehistro. So, failed pa rin. Doon pa rin sa ilaw. Hindi ko alam kung anong klaseng ilaw ang hinahanap nila. Ilaw ba ng traktora o plus ilaw ba ng flashlight? O hindi natin alam kung anong klaseng ilaw ang gusto nilang mangyari. Hindi naman nila sinasabi kung anong ilaw. Basta, ang nakalagay doon, failed.
hindi nila pinapaliwanag. Dapat binibigyan na ng instruction yung tao kung anong klaseng ilaw ang gusto nila mangyari sa motor. Nakakainis guys, di ba? Nakakainis. So, tuloy natin. Dito pa po ako sa Gloria. Ito ko lang pa, magpunta makapalistro ang motor ko. Ayan naman po. Kalita naman po daw. Bagsak na naman daw ako. Sa ilaw na naman po. Lahat ng bigati ko pinuntahan po ng sampung. Minipani ko na maayos lang yung ilaw ko. Pwede na naman daw po. Another bayad na naman po ako. Puro bayad na lang ako rin ako. May fix na naman yung motor ko. Kung okay na yung motor ko kasi pinaayos ko na naman po. Pag ano pa naman po, paabat na ano. Kaya, sa ilaw na naman daw po. Nakakaloko na po yung machine nila. Kasi lahat naman po, ano, problema sa ilaw ko na naman daw. Ubus na po yung ano ko kasi bayad na naman po ako. Paatingin na naman ako sa mekaniko. Sabi ng mekaniko, okay na yung ilaw ko. Maliwanag naman daw, naalis na naman daw na. Pero sa machine lang ang nilabagsak, dahil sa kalapan dyan. So shout out sa mga taga Kalapan, yung mga nagpaparehistro dyan, yung mahawak ng mga registration ng mga motor. So sir, pakiayos naman ang ano nyo, yung machine nyo. Baka may ang problema yung machine nyo. O kaya hindi ko alam kung anong problema sa inyo. Sumawa naman kayo sa tao, nakailang parehistro na sa kanila, sa inyo, pero binabagsak nyo. So alam niyo naman yung pag nakamotor lang, ibig sabihin nun, yung kita ng tao, yung kaya ng tao, hanggang motor lang. Hindi kami pang four wheels. Ang pang motor lang kami. So ibig sabihin nun, maliit lang ang pera namin. Hindi namin kaya magpabalik-balik sa inyo para magbigay ng pera sa inyo para sa registro. So tuloy natin guys, paano so, nangyayari? Infection pa yun yung pinto pa yan, papaubos ng pera. Ayan na naman po. Bayad na naman. Sa ilaw na naman daw po. Palimang take ko na, bayad na naman ako. Ang laki na po ng binayad ko. Halos maubos na po, pinangutang ko pa. Maparehistro ko lang po yung motor ko. Pero yung pinagawa nila sa akin, oh, yan na naman po. Bayad na naman po ako. Bayad na naman daw. Sa ilaw na naman. Tapos yung po ang nato ko. Tapos ang laki na ng binayad ko. Hindi na ako nakaparehistro ng motor. May insurance ako. Tapos sinabi po ng insurance ko na ito. Galing din sa kanila ito, insurance ko na to. Ano pong sinabi ng insurance na to kung wala naman rehistro yung motor ko? Kasi dahil sa infection na ginawa nila na ito, puro failed na pinaayos ko naman yung motor ko, puro ayos naman lahat. Ano yung problema nitong ano na ito? Lahat po pasa ako. Makikita nyo naman dyan. Bago nyo po panuorin, ba? Tingnan nyo lahat ng pinasa ng motor ko. Ayos naman po. Pero sa lahat ng infeksyon na pinaayos ko na sa mekaniko, lahat ng ilaw, maliwanag naman po. Ilaw pa rin. Bayad ng bayad po ang pinaproblema ko dito. Dapat naman po consideration naman po sa kanila. Pag alam nilang yan na... Oo nga naman guys. Sir, sa inyo dyan sa mga nagre-rehistro ng motor, dapat consideration naman. So kung ilaw lang ang problema, pwede nyo naman sabihin na ganitong gamit dapat, ganitong gamit ang ilaw nyo. Pang flashlight ba? Pang traktora ba? Pang sasakyan ba? Pang motor ba? So bigyan nyo naman dapat ng ano, yung specification kung anong klaseng ilaw yan. Kasi ultimo mekaniko na mismo nagsasabi na okay naman ang ilaw niya. So ano ba dapat talaga ang hinahanap nyo sa ilaw? Kawawa naman yung tao eh. Man, napakalayo pa ng pinanggalingan nito. Tapos, pabalik-balikin nyo pa. Nangutang pa yung tao para lang makapagparehistro ng motor. So, ngayon, ubos na yung pera na pinangutang niya hanggang sa hindi na sa nakapagparehistro ng motor niya. Sir, sa mga inyo dyan, dapat talaga magkaroon naman ako ng consideration sa pag-inspection ng motor. Alam niyo naman kasi dati, wala naman talaga inspection ng motor eh. Plaka lang ipapakita mo para sa rehistro. Pwede na. Ngayon, hindi ko alam kung bakit anong mga pinaghahanap nyo. Magbabayad ka pa kung ilang beses ka pag-ibabagsak ka, ilang beses ka rin magbabayad. So ano ba talaga ang hinahanap nyo, ha? Itutuloy natin to, ha? Yung gina na lang ang pin ko, pagbigyan naman po nila yung motor na
pinaayos na nga po eh, para maganda yung ilaw. Pero bakit film pa rin po? Ayun na lang pa na ano po sa kanila. Sa infection na yan, yan. Yan. Yan, naubos yung pera ko po. Pinangutang ko pa po yun, mapalistro lang yung motor ko. Mapuntahan ko lang yung kalapan kahit sobrang layo. Halos magutom-gutom na kami, walang makain. May pa-check ulit yung motor ko sa ilaw na yan. Naulanan pa ako, halos naulanan, nalagnat pa, nilagnat pa yung kasama ko. Dahil sa pangyayaring ito. Ayun po, oh, pinatsik ko na po sa mekaniko. 10 mekaniko na po ang dinaanan. Sabi nila, ayos naman yung ilaw ko, ano ba ang problema? Yung machine nila po may problema yata. Sana, ano ko lang, consideration man lang, kasi isa lang naman yung mali ko eh. Sa 5 take ko, 5 bayad, ano yung pera-pera na yung ginawa nila? Puro na lang bayad, puro na lang bayad. Ubus na yung pinangutangan ko, bayad pa rin. So yun guys, yun ang mga ano ko, yung napupuna ko rin. Ha? Ano ba problema sa ilaw? Dapat kasi, alam mo yung motor namin, hindi namin maintindihan kung anong talagang hinahanap nyo sa ilaw eh. Ha? Pag nagdagdag kami ng ilaw, bawal. Kinakasuhan nyo kami. Pag nagkulang kami sa ilaw, bawal din, kakasuhan niyo rin kami. So ano ba talaga ang problema sa ilaw ng motor? Kagaya ng kapwa ko riders. So hindi ko na kayang panoorin yung mga pinagsasabi niya, pakinggan. Hindi ko na kayang pakinggan yung mga pinagsasabi niya kasi nga nangutang lang siya. Sakripisyo niya kasi malayo pa siya, pupunta pa siya ng Kalapan para lang makapag-restore ng motor niya. So tapos ganun pa, ilang beses na sa binagsak, hindi lang one, twice, thrice, four, pang ilan na yata yun, pang lagpas na 5-6 na bagsak sa kanya. So hindi ba kayo naawa sa tao? Sir, dapat naman yung may consideration kayo sa ano, hindi naman mayaman yung may-ari ng motor. Mahirap lang yan. Nakakuha ng motor yan, pangungutang lang yan, nakapaghulog ng motor yan. Pinag-iipunan din yan, minsan, delayed pa. Dapat makaintindi naman kayo. Kayo mga nasa LTO dyan, pag nagbigay kayo ng mga bagong panukala about sa motor, bigyan mo naman ng ano lang, fair naman, yung di mo naman nasasaktan yung mga may-ari ng motor, di naman. Kasi, parang ano eh, parang tama ka sabi nila eh, na sa lahat ng mga vehicles eh, yung motor ang pinakabuli sa lahat eh. Parang, tanggap ko na yan, yung mga checkpoint nyo, yung mga hinahanap nyo sa amin. Pero sir naman, yung mga nagpamahawak nyo sa mga registration ng mga motor, huwag naman. Dati walang ganyan. Walang ganyan mga inahanap nyo. Kung ano pa mga chinitsik nyo, mga makina dyan kulang, pati mga tornilyo dyan, chinitsik nyo eh. Kung tama o ano, ano ba talagang mga ilaw, side mirror, kompleto yan. Pero bakit yung sa kapwa ko riders na nagparehistro eh ilaw na lang? Pinoproblema nyo pa? Binibigyan nyo pa ng problema yung riders? So sa mga kapwa ko riders, pag kayo nagparehistro ng motor nyo, prepare na kayo. Ipa-check up nyo na lahat ng kung anong napalitan nyo dyan sa mga motor nyo, kaya dapat yung motor nyo stock pa rin lahat pag kayo nagpa-registro ulit. Sa mga riders dyan, shoutout sa inyo lahat. Ride safe, ingat palagi, at huwag matakot sa anumang checkpoint na madadaanan nyo. Ang kakatakutan nyo yung mga alam niyo na kung anong kinakatakutan niyo sa daan. Mga kapanggis diyan.
yung wala sa ayos na manghuhuli, kung ano ng mga kasalan ng, kung ano ng mga pagkakamali yung hinahanap nila. So, yun lang guys. Sana makarating to sa mga kinaukulan. Sana yung mga, yung nagreklamo about sa pag-register ng motor niya, ilang beses na binagsak. Sana matulungan ng ating gobyerno na maano naman. Huwag naman sana. Maging fair naman tayo sana. So, yun lang guys. This is Standard Jet Vlog. Shoutout sa inyo lahat. Signing off.